Ako, sobrang saya. Sobrang saya na nakilala ko itong mga to. Sobrang thankful and sobrang blessed. Kasi nakakita sa akin si Mr. M ng something and yun yung parang nagiging motive ko to push harder every single day. Ako, sobrang saya na nakilala ko itong mga to. Sobrang thankful and sobrang blessed. Kasi nakakita sa akin si Mr. M ng something and yun yung parang nagiging motive ko to push harder every single day. Kaya thank you so much GMA Sparkle Artist Center and sa lahat, sa Sparkada, sa management team, to Miss Tracy, to Miss Gigi, everyone po, thank you so much for having this opportunity. Ako kasi personally, I am a hardworking person. Gusto ko lagi na nacha-challenge din ako and sobrang curious din ako na tao. As of now, pinapractice ko muna yung mga talents ko. I've been attending workshops, ganyan. And feeling ko yung role na maganda is to be a lead sa drama na ano, sa drama na series or kaya movie, di ba? Kasi dun ko makikita kung hanggang saan yung capabilities ko and kung hanggang saan kung ano pa yung mga pwede kong matutunan. Yeah. Actually, screen name ko lang po ang Anjay Anson. My real name is Anjay Mandiani. I am half Filipino, half Indian. Yung mom ko is Filipina and yung dad ko naman is yung Indian. Nag-decide kami na palitan yung name ko kasi medyo nahihirapan i-pronounce. And yun, kaya actually yung Anson, yung name na yun, is from my friend, which is yung relative niya, sila Miss Boots Anson Roa. Yung pinaka nag-inspire naman sa akin para i-push ako dito sa showbiz is yung mother ko. Sobrang sinasabi niya sa akin na kaya mo yan, nak. Lagi mong iisipin, nandito lang ako nagsusuporta sa'yo. And ramdam ko yun. Every time na ano na sinasabi niya yon and nakikita ko rin yung support niya na sa pagpapanood sa akin ganyan. Ang pinaka inspirational na sinabi sa akin ni Mr. Wendell Ramos actually, family friend din namin siya. Ang pinaka inspirational na sinabi niya sa akin is always be humble and always put your feet on the ground. Kahit gaano ka pa sumikat, dapat lagi kang humble. Yeah. Ako kasi sobrang committed ako once na magkaroon ako ng work and sobrang pinofocus ko talaga yung sarili ko in improving myself and in experiencing different things. Yun, so I'll always stay committed dito sa work ko na to.